ginagamit pag inom ng kape? Kutsara. Hindi. Ito. Tasa. Taso. Lagi pinadala pag may lakad. Bag. Wow, galing ah. Ito yung pinunta natin kanina na maraming rocks. Yan joke. Hindi. Ano tawag ito? Yun. Ito yung uri ng lasa ng mga ano na hindi mo kaya masikin. Spicy. Ito yung kapain na kasalaman ng grista. Ito yung sinusuot namin pag mainit. Chaka. Chaka. Wala pa kay Haji. No! Okay. Forehead. Yung apat na string na gitara. Gitara! Ah, ukulele! Ukulele! Oh, hindi. Apat na gitara, ukulele. Okay, sinagamit pag naliligo. Shampoo, sabon! Pagpunas. Sa towel! Yan. Ginagamit natin pag sa social media. Facebook! Yan. Facebook? Ako. Pogi! Guwapo! Pangit! Guwapo! Pangit! Guwapo! Pangit! Opa! Ano? Ha? Medyo bata lang. Pambata. Maliit! Cute! Yan. Maliit na. No. Mabagal maglakit na... Pagong! Hin-hin? Pagong. Pagod na nga. Mabagal eh. Hiniinan ng mga bata. Yahoo! Chucky! Juice? Coke? Tubig? Hindi. Gatas! Oh, gatas! Pag may break times. Chocolate. Pag may break time daw. Pandisal. Soup. Soup drinks. Uy, bakit kinikita ni? Biscuit. Bakit? Ani? Nakikisali. Meron ako nito. Tinutunit. Ipin. Tinutunit. Meron ka siya. Nunal. Nubi sa ilong nyo. Yung makati sa... Puto. Hindi, yung makati sa... Kasta. Kasta. Pabalik ka rin ng maalat. Matamis. Pabalik ka rin ng mabango. Mabaho. Pabalik ka rin ng gising. Tulog. Sleep. Ito ay siya. Toots. Skirt. Tummy. Forehead. Snake. Princess. Pimples. Single. Airplane. Princess. Dog. Bible. Bible. Laptop. Turtle. Hair. Sambok! Tenga! Lali sa kanya yun. Oo nga. Mama! Spicy! Parang siya yung buwan. Mali! Best! Dog! Rat! Ganun pa yung rat? Sige na! Pataas, pababa. Chiplan. Lato. Ani! Drums. Kwet. Utot. Dandruff. Shampoo. Hat. Slippers, paa. Sarap. Ay. Cake, chocolate. Sipon, nunal. Masaya. Brum. Brum. Hello. Cast out devil. Next. Cute! Uy! Kawaii! Ni! Baboy? Ano yun? Baboy ba, Jubilee? Swimming! Galing ah! Era! Ay, er! Frog! Ani!
Kubo kahit muntik. 5 seconds. Ta. Go. Facebook. Sexy. Car. Lotion, shampoo, sabon. Huh? Ah, towel. Jubilee, baboy. Soup drinks. Huh? Cake, pancit. Leche flan. Cake. Hello? Soft. A few moments later. Ito na po ang polvo para kay Apishiman. Hangad, Bijong. Takong tumba pa mo. Kaya ka na. Ito yung panaparusa. Ito yung ano para makasali sa prat. Sarap. Oy, ako pa. Eh, panoorin mo to ha. Ganito yung uling na mangyayari sa'yo. Oy, ako pa. Sige. Ako pa. Totoo. Batay. Picture. Teka lang, ayan naman. Okay, ako yung unang picture, ma. Kakaligo pa lang ba naman? Wala, patay. Tapos na ba? Picture na! Early the next morning. Good morning! So, it's a rainy Wednesday here in Siragao, as you can see. Ayan, so I'm just looking out of the window. And kanina ang mga 6 a.m. siguro yun. Talaga ang lakas ng thunder dito. At talagang nagising ako doon kasi kinabahan ako. So, God is so great. God is so wonderful kasi pinatapos talaga niya muna yung days namin dito sa Siragao, yung mga fellowship, yung mga anniversary, tapos tsaka bumagsak yung ulan, diba? God is so amazing kasi alam niya na kailangan namin yung good weather and the sun. So, ayun nga, kaninang madaling araw ng 3 a.m., umalis na sila, Daddy, kasi they're going to Surigao City because they're going to continue the mission trip. However, my brother and I are going home kasi ito lang naman yung binook namin, yung Siragao. Well, supposedly, hindi naman talaga planned na sasama kami, pero since they sponsored me, my brother and my dad. So I just want to thank the Lord for giving me them. Kasi I don't have money talaga to do. Gusto ko talaga sumama, pero it's God's will na nandito kami. So God uses us again dito sa part ng Siragao. And as you can see dun sa mga testimonies, talagang they don't know how to express
yung feelings nila, yung kanilang gratitude na nabisita namin sila dito, and the preaching of the word, dahil yun naman talaga yung aming purpose. That's the goal of our mission trip, to serve God, to be used by God, to be blessed, and to be a blessing. So ayun nga po, sa araw nito, we're going back home ng mga 12 ang aming boarding time. And ayun, so hindi namin naranasan at natikman ang dagat kagabi dahil nga gabi na po kami nakarating. Yes, gabi na po. So nakita niyo po, nag-cave pa po kami, and then late na po, so we went back home and eat our dinner. So namin dinala dun sa beach, pero hindi will ni Lord na mag-beach kami at mag-swim yesterday. Pero sila daddy nakapag-swim kami. Okay? Not swim literally, but tampisaw, ganun. So, we thank God for a successful, again, another successful mission trip. It's not sa amin, not our strength, but it is God. So, ayun po. So, thank you sa lahat ng prayers. And of course, iba din naman po ang experience namin dito. Kasi nga po, we don't have any signal. So, nakita niyo po, I don't post anything on my social medias. Dahil yung mga tao dito, pumupunta pa sila sa iba't ibang baryo, iba't ibang barangay para po makasagap ng connection and internet and signal. At yung mga dito nga po sila era, sila mga Divino family, they go to other places like San Isidro. So they go there to have their signal and do their module. Meron din sila ditong connection, meron silang wifi ng mga 11 PM hanggang 12. So ganun sila natutulog dito. So, grabe talaga yung hirap dito. Talagang nakikita rin namin yung mga nasalanta ng Odette. Well, actually, yung napuntahan namin ng isang pastor, kakatayo lang niya. So, December yung Odette. So, January, February, March, April, May, June. So, 6 months po na naitayo ulit at na-rebuild yung kanilang church. So, sobra po talagang hirap dito. Kaya, ayun, naramdaman na naman po namin ang pagkilos ni Lord dito sa Siragao City. Yung mga testimonies ng mga sisters and mga brothers, talagang we're so blessed. Ayun, at saka yung nangyari kahapon nung Monday sa youth camp ay napaka-successful kasi na-share na naman po namin yung aming mga naranasan sa iba't ibang dako ng bansa, sa South Africa, sa US. Talagang na-realize ko lang bigla na kaya siguro kami pinadala doon before dito sa Philippines yung mga iba't iba sa domestic. Bago kami pumunta sa domestic places, pumunta muna kami sa mga iba't ibang bansa to prepare us and to share yung aming mga na-experience doon. So, sobrang pagpapala, sobrang saya ng mga kabataan. Kahit sa mga simpleng gift, mga prizes na ibigay namin sa kanila, they're so grateful at nakikita namin sa mga mukha ng mga tao talaga na they are so happy. Dahil ang patutuo nga ng isang brother before daw, after daw ng mga anniversary nila, uuwi daw sila ng hindi masaya. Yun ang testimony nila, but I don't know. So, ayun nga po, dati daw yung mga youth nila hindi nagpapansinan. So, ngayon daw, they're so grateful na nabisita sila at nagkaroon sila ng youth fellowship. Well, actually, it's their first youth fellowship ever sa Siragao. So, pumunta yung iba't ibang mga pastors from other places dito, other barrios, to just attend this youth fellowship. So, we're so thankful kasi ganun na naman yung nangyari sa summer. Very impromptu, very sudden yung ganitong plan namin. Di namin expect na sobrang pagpapala din pala yung natatanggap nila. So, mind you, ginagawa namin ang mission trip na to for God's glory. Ginagawa ko tong vlog na to for God's glory to help me share din po na ma-spread natin ang word, ma-spread natin yung what we have experienced, yung mga blessing and mga talents
and mga ideas for them to know how to spread the word of God and how to have their fellowship together at para ma-strengthen and magkaroon pa ng unity. So, grabe talaga yung na-realize ko dito sa Siragao kasi yung isa rin na evangelist. Well, I don't want to talk about it, pero sobrang pagpapala kasi yung pagkakarinig namin ng testimony niya na hindi daw sila dati nagpapansinan ni Pastor, pero ngayon na nadalo sila talagang ayun na nagyayakapan na sila at nagpapansinan. So, grabe ang word ni Lord. Grabe si Lord mag-correct because love is corrective. Kaya yun po. So, sa mga susunod pa namin, mga mission trip, please pray for us. Wala po kami ditong sponsor. Wala pong nag-sponsor sa amin. But God sponsored us sa lahat ng aming mga lakad, sa lahat ng mga plano namin. If it's God's will, yun po yung mangyayari. Kung hindi naman po Lord willing, well, we don't push anything naman po. Kaya, we're so thankful at marami salamat din sa aming church, sa prayer, at sa kanilang mga support. So, God bless you at bless po ni Lord ang mga lahat ng mga gumawa sa aming fellowship, sa lahat ng cook, sa lahat ng dishwashers, sa lahat ng mga pastors sa sumuport dito sa Siragao, ang Divino family, at sa mga taong nag-absent pa sa mga work nila sa kanilang study dahil face-to-face na nga daw po nila first day nila ng Monday, pero inuna pa rin nila si Lord, kaya dahil first time nila yung dito sa na youth fellowship, kaya inuna nila yung fellowship bago yung face-to-face. Grabe talaga dito. So, ayun nga. So, sana nawa ay matigil na ang ulan at magkaroon kami ng safe flight back to Manila. So, God bless you all at maraming salamat sa panonood at so walang sawang panonood ng aming vlog. Well, hindi ko tinataas sa sarili ko dito sa vlog na to. Mind you, please, I don't want to have negative thoughts about this. Sabi ko nga sa sarili ko, gagawa ko ng sarili kong video of me saying something about myself and why am I doing this, because I know lahat ng ginagawa ng tao may advantages and disadvantages, pero sinasabi ko to sa inyo ngayon na kung ang ibang tao nga nakakagawa ng vlogs na puro kalokohan, puro sa pagkain, puro sa mga career nila, sharing their ideas, how to cook, but me, yung desire ko is to spread the word of God, to spread yung mission trip na sana tulungan nyo rin kami na hanapin na yung last bride, yung last seat, and to win back souls to God, kasi yun naman yung purpose natin, bakit tayo nandito sa mundo. Although maraming persecutions, maraming naririnig na negative feedback, pero nothing can separate us from the love of God and nothing can hinder us from showing the greatness, the miracle of God in our lives. Kaya, I'm so sorry. Masyadong emotional ngayon kasi alam ko nakikita niyo masaya ko sa mga videos, pero deep inside my heart, yung longing ko sa paggawa ko ng vlog na ito, sana maging pagpapala sa inyo. At huwag naman sana maging negative yung mga pag-iisip ng tao. Kaya, pray for us, pray for our pastors, pray sa mga mission trips nila. Kaya alam ko, hindi lang kami gumagawa nito, but the whole wide world know this. And alam ko, our labor will never be in vain. Kaya lahat po, buong bansa, I'm telling you this, let's do our part to God. Kasi alam ko, hindi pa sapat yung pag-gitara ko, lahat ng talents ko sa instruments, sa pag-awit, sa pag-drive, sa lahat ng
ng pag-i-impart ng eternal life to others, like sharing the word of God. Pero yung desire ko na sana makauwi na tayong lahat sa kingdom na inaantay natin, which is yun naman talaga yung inaantay natin lahat. Kaya so sorry about this, pero I'm so thankful to God. Lahat ng ito is for Him. For Him, for Him only. At ang pupuyat ko sa pag-edit ng videos nito is for God's glory, not for me. Kaya sana hindi nyo makita yung sarili ko, pero makita nyo si Lord kung paano mag-work sa lahat ng mission work nito. And take ko na rin po yung opportunity since ang haba na rin ang akin ang sinasabi dito. I want to take this opportunity na magpasalamat kay Lord sa aking asawa, kasi alam niyo naman, ang dami ko ng mission trip na hindi kasama yung asawa ko. Yes, I'm married. So, bago kami kinasal, sinabi ko sa kanya na nawa na support niya ako at huwag niya ako ma-hinder sa lahat ng mga mission trip na mangyayari sa buhay ko. Gusto ko unahin pa rin namin si Lord na kahit iwan ko siya sa bahay, mag-isa. Though hindi naman siya mag-isa ngayon, masaya naman siya sa kasambahay namin, nakasama namin na tinutulungan siya, pinagluto siya. Well, yung kasambahay po namin is away, so baka iba isipin nyo. So, ayun po. So, ayun nga po, sabi ko sa verse na ang magmahal sa tatay, nanay, magulang, kapatid, asawa, yung higit sa akin ay hindi karapat-dapat para sa glory ni Lord. Pero ang asawa ko po, very supportive yan. Kaya kahit iniwan ko siya, though may part na malungkot, na ilang araw, ilang weeks na hindi ko magkasama, pero yung support niya nandun, and alam ko hindi ako sinusupport niya, si Lord yung sinusupport niya sa mga mission work niya. Kaya ayun po, we thank God dahil alam ko pagpapalain niya po ang aming marriage dahil inuuna po namin siya, though hindi namin siya kasama dahil sobrang hirap pong mag-absent sa kanyang trabaho. Pero ayun po, I thank God for His life. God bless you all, and please pray for us. Pray for my parents as well, and my sister. Kumusta sila sa Siragao ngayon? Though di ako kasama, and I'm so sad. Pero ayan, siguro yun lang yung will ni Lord sa akin sa Siragao, Kaya, please pray for us sa susunod pa naming mission trip. I don't want to spoil you. I don't want to sabihin agad kung saan, pero God bless you all. Bye! A few moments later. Alright, thank you Lord for good weather. So, andito na po kami sa airport, Siragao Airport. Alright, so we're going back to Manila. Kuya Tots ay nasa likod ko pa. Hindi ko alam kung nasan siya. So, yeah. Goodbye, Siragao. So, kung mapapansin nyo, yung damit ko yun ulit. Kasi, pag nagtatravel talaga ako, konti lang talaga dinadala kong gamit. So, wow. Kung may time na maglaba, lalabahan ko yung aking damit. So, ayan. So, para iwas din yung